Magandang magandang tanghali po sa atin lahat, lalo sa akin mga kababayan sa Taguig. Nandito po kami sa aming kalye, sa aming tahanan, sa Pasong Kalabaw, Bagong Bayan, Taguig City. Ayan po sa likod ko si Lani. Love, wave ka. Hi. Ayan po, kasama yung aking sister-in-law na si Jen. Nasaan si Kunsyay? Ito po ang matalik kong kaibigan na si Noel Dizon. Ito po, childhood friend ko na 1992 pa, tinulungan ako maging konsyal, si Olan. Dito po siya nakatira, sa harap lang po ng bahay namin. At isa po siya sa nagturo sa akin, no? Kung paanong mahalin ng masa at kung paanong huwag umalis dito para yung araw-araw na problema ng ating kababayan ay nararamdaman ko rin, no? So, introduction lang po yon, pero gusto ko po i-address ang aking sarili. Unang-una po, makikisilong lang ako, Olan, dito sa inyo, ha? Medyo mainit, ayan po. Gusto ko lang po unang magpasalamat sa ating mahal na Pangulo. As I have committed to you, I will help your administration. I will respect your leadership. There are no good leaders without good followers, so I am a good follower. I'd like to thank you, and the family would like to thank you from the bottom of our hearts, from the experience of being your vice presidential candidate, from the experience of fighting for your battle against drugs and crime and corruption in the Senate, even the time na mag-isa na lang po ako na dumidepensa dun sa hearings ni Senator De Lima, karangalan ko po yon. I'd like to thank you, Mr. Speaker, Mr. President, na yung pagiging DFA Secretary, makapagsalita po sa iba't ibang bansa, lalo po dito sa United Nations, na malaman ang true values at Christian values ng mga Pilipino, including po Muslim values, no? Na ma-share ang Word of God in an international stage. Salamat po sa iyo, Mr. President. And papasalamat din po ako sa opportunity to be Speaker of the House. Pinakamataas na ratings ng House. Halos lahat po ng importante na pasa. In fact, marami dito ay pending na po sa Senado. Kita nyo po yung trabaho. hindi po kami nagtago nung COVID. Kahit anong delikado po ay sinunod namin ang gusto ng Pangulo na maging simbolo ng pag-asa, no? So, mga kasama, as we stand here, no, dito kasama yung aking ilan mga kapitbahay dito sa aming bahay, I'd like to tell you I am happiest here being with my people and my friends, no? Just like si Olan here na araw-araw kong kasama yan at walang allowance, dala-dala niyan yung tubig ko nung nag-house to house kami. Wala, etong kalye na to wala pa. Adobe yan, kahit tricycle hindi po makaakyat dito, no? So, in the presence of my loved ones and him, I'd like to tell everyone na pinaka-importante sa akin ay yung budget. Yung budget dapat ipasa, pero ang budget po ay dapat napakaganda. Kung problema ang budget, but instead of being part of the problem, I want to be part of the solution. Meaning, I did not do that in public. Quietly po, I met everyone, DOH, the military, the Coast Guard. Napakaganda ng idea ng Coast Guard na magkaroon ng floating hospital. Napaka-importante na yung military makabili ng apat na C-130J para quick response. Ngayon, 28 days o 28 trips para sa 50,000 na relief goods, no? Pero kung mabibili po natin yung apat, in one day for 50,000 people, eh archipelago po tayo. Papasalamat ako sa DOH, nagsisimula na yung bakuna nyo sa measles, house to house. Pero nalaman ko po, eh kulang naman yung pondo para sa PPEs, para sa lahat ng mga iikot. Wala pong readily po na antigen test para sa mga iikot. Eh syempre ang tao ayaw talaga po na ma-expose o mahawa dito. I'd like to thank the IATF for the hard work that you're doing. General Galvez, sir,
Secretary Anyu, sir, salamat sa inyo, no? So, ang Congress po masyado na pong nahahati, no? Allies, parehong allies to ng presidente. Ang natutuwa lang po ay mga opposition, no? If the two houses will be controlled by the national by the NPC party, you know, it's the choice of the president. But sa akin lang po, I wanted to have some check and balance. And sinabi ko na to from the start. Kung dahil sa isabong, kung dahil dun sa vape na nilalakad na ipasa, magagalit sa akin mga kasamahan ko, hindi po pwede na during my watch, pumasak tayo ng batas na maapektuhan masyado ang ating kababayan at morality, no? So having said that, totoo, hindi nakikialam ang Pangulo sa day-to-day operations ng Kongreso. So ang pagkaalam ko po talaga, I was to handle the budget. And I was told until matapos yung budget para walang disruption, and I invited Congressman Velasco to join me. So Mr. President, if I made a mistake, mali ang reading ko, misunderstood ko na gusto mong ituloy at tapusin ko ang budget, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko intention never na hindi ka sundin. Tignan niyo po lahat ng aking interviews at hinihingi ko sa lahat ng mga media, review the interviews. Hindi po 1521 ang sinabi ko. After 15 months, I'll go to the president and kung ano ang order niya, yun ang susundin ko. The budget should have been finished by October. And alam naman nung lahat, ang palitan is November. So nung nanggulo ang grupo nila, Congressman Velasco, nung September, nagulo na talaga po yung sa budget. I tried to save it by being able to pass it quickly on second reading. Having said that, again, I will help. I will help quietly. I will help yung mga constituents natin in any way, no? So, pasensya na po sa aking supporters. I love you, NUP Party, the National Unity Party. I love you, Nationalista Party. Thank you doon sa mga natira na kaibigan ko sa lakas. Thank you sa mga natira kong kaibigan doon sa sa Liberal Party. Thank you po sa party list. As of last night, we had 152-153. At yung kabila only had 121. Kaya nag-ahabol pa ng signature para palabasin totoo yung 187. But all of that is under the bridge. Let's unite Congress. Ito na po ang last na gusto ko ipayag sa inyo. The institution is important. It is an institution of democracy. Tayo, we're irrelevant. Napapalitan tayo. Pero yung institution nandyan. Congress is not only an institution, it's a symbol. So pag binaboy natin ang Kongreso, binaboy din po natin ang ating bansa. Kung bababuyin po natin ang flag, bababuyin din po natin ang buong Pilipinas. So yung ginawa po sa Celebrity Sports Club, dadalawa lang po ang house ng Kongreso. Senado na nasa Pasay City sa GSIS Building at yung pong Kongreso na nasa Quezon City. Wala pong third house na tinatawag pong Celebrity Sports Club. Okay? Ang members po noon ay members ng sports club, hindi po members ng Kongreso. So, this morning, may acts of violence na po. Sinira ang mga pinto sa Kongreso. Sinabihan ko ang SecGen, ayokong may masaktan. Pabayaan mo sila kung gusto nila mag-take over. Let them use the hall. Walang masasaktan. Pakiusap lang, social distancing. Namatayan na tayo ng mga congressman dahil sa COVID. Ayoko pong maulit ito, no? Kahit po kayo'y katunggali ko, ayokong magka-COVID kayo. So, mga kababayan and sa mga supporters ko, sa lahat ng nagdadasal para sa akin, we're okay. We will continue to help. But right now, verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House of the Republic of the Philippines. So ang pakiusap ko sa mga kasama ko, 3 o'clock ang notice ng session, at 3 o'clock, elect your new speaker and pass the budget. Okay? Elect your new speaker and pass the budget. Sa mga staff ko na nakikinig, I'm sorry I was not able to talk to you personally. Medyo magbalot-balot na kayo dyan sa opisina para walang masabi sa atin. We will be okay.
we will convert our staff and office to a charitable group and continue to help our people. Hindi tayo magiging balakid. Ang pagkaintindi ko, the president wanted me to finish the budget. Mali ang intindi ko, that's on me, that's not on the president. Let's continue to support him, but please, i-correct naman ng bagong majority. Huwag tayong pumayag na ang institusyon na mahal natin ay bababuyin. Diba? We can admit naman that that was a caucus. You can elect at 3 o'clock. Walang maneuvers, walang political tactics na mangyayari dyan. And I ask my supporters, no, kung mahal nyo ako, supportahan nyo po ang proseso ng budget. Mahal ko rin kayo at sa abot ng aking makakaya. I apologize to my wife. You know I wanted you to stay home. Pero kongresista ka rin. I know the rest of the family said, ingat sa COVID. Pero katabi mo pa si Sec Anyo na nagpositive sa Bayanihan 1. And just like Sec Anyo, you did not stop. You continued working. So I'm very proud of you. So dun po sa inyo na nagtago nung Bayanihan 1 or 2, dun po na hindi nag-participate sa budget at sa DCC, defeat COVID, it's okay. Make it up to the people now. Kung susugod kayo sa session hon, padadalang kayo ng airplano at helicopter para mag-attend sa session, ituloy-tuloy nyo na po yun para makita ng tao. Above all, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang tao. So let me finish po yung isang verse. Ipo-post ko na lang po kung hindi po nabasa. Please join us in prayer na matapos na po itong COVID at matulungan po natin lahat ng ating mga kababayan. So I have to go because I have to go to Malacanang to thank the President personally and assure him of my support. Palabra de honor masusunod. Palabra de honor din po ni incoming speaker Velasco na wala siya the same team at itutuloy niya po ang magaganda nating ginawa at hindi magugulo yung budget. So you held me up to my palabra de honor. I'm holding you up now to your palabra de honor. Treat everyone. Kalahati ng ating leadership ay tao mo. Nilagay ko pero tao mo para smooth ang transition. So sana po ang mga kaibigan natin na lumaban sa Kongreso, pinasa yung anti-terror bill, pinasa yung mga taxes, lumaban po sa labanan sa franchise ng ABS-CBN, ay i-uphold mo yung pangako kay Presidente na walang papalitan. God bless you all. Thank you very much. Please start calling me Alan again. If you call me Secretary, Senador, Alan, naiiba-iba pa, nalilito pa kayo. Alan o Kuya Alan, and I'll always be here with you. Sorry po, nag-ahay lang yung mga kapitbahay kasi hindi kami nakikita, no? But anyway, time to go. See you po, and God bless you. Maraming salamat po sa lahat po ng ating kababayan. God bless you po.